Hi guys, good morning. You can see that I'm so haggard because I just woke up and it's very, very hot because it's the starting day of summer here in Poland and yan. So, tada! Di pa nakapag-ayos dito ng bed. And today is June 21, 2023, and today is my estimated due date to labor or give birth. Still, I don't have any sign of labor pain, so ayan, yung na-feel ko lang is yung pamaga sa tiyan ko, pero di pa ako naka-feel ng pain sa back pain ko or dito sa back area. Kaya ngayon pupunta kami nin sa hospital for check-up. So, bye guys. Mag-ayos muna ako kasi it's so haggard. If you are new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell to update for my next videos. So, bye. I see you around. So, I already took shower and I'm done eating my breakfast. So, now I'm getting ready for my face. So, I didn't know kung mag-stay ba kami doon sa hospital na i-check na kung asa kami mapa-check up. Then, magdala na lang kami ng gamit. Baka mag-decide yung hospital staff na doon na kami magstay until sa mag-labor at mga anak na ako. So ayan. So mag-get ready na tayo mga besh. So ayan. Nakabahan ako kung ano ang maibabalita ngayon sa check-up ko. Charota. Ay, may toothbrush muna tayo. And our next is already what? I was fine. Huh? So, hindi na ako mag sa eye ko. Pupunta lang naman kami sa hospital. So, bakit pa naman ako yung face lang, importante. Then, for sunscreen because it's so hot. So, mag-lipstick muna ako. Tadang! So, ayan, may lip balm.
And this is my lipstick from Max Factor X. So I'm already prepared. So ito yung outfit ko. Pupuntang hospital. So yeah. So ito yung bump. Baby bump ko. Ta-da. At 40 weeks. Oh, 40 weeks siya. So yan. Hindi na ako maglalagay ng eyeliner sa mata ko. Kasi pupunta lang naman kami sa hospital, hindi naman sa mall, kaya ayan. So, ito yung pang face ko at saka everything na ano, pang cosmetics. Tapos, ito naman yung bag ko. So, naghintay lang ako sa husband ko kasi hindi ako marunong maglakay dito. Kaya siya na lang maglakay doon. So para in case na ngayon ako mag-labor or manganak. So para may memories naman. So ayan. Tapos yung gamit ko, nandun yung gamit ko kung saan nakalagay yung mga clothes ko or pang baby. Doon na sa sasakyan, pero sa kanya nandito pa kasi kagabi pa siya nagpapak. Ako nung nakaraang araw lang, nung 36 weeks pa lang. So ito yung mga baby di ko pa din na plan tatapos mag-load siya. Ito yung sa kanya. Ayan. So we will go now. Bias. Wish me luck, guys. Pray for me. Yung mga... Ano ba yun? Tarang. Ito yung pampalaksa. Hello, guys. So, ilang oras din di ako nakapag-vlog mula kanina umaga kasi ano... Na-disappointed talaga ako sa hospital na to. Kasi nung tumawag kami, binigyan kami ng appointment para mapacheck up on Saturday. Kaso, excited pa naman ako kasi gusto ko na makita yung baby. Tapos, aside from that, masakit na dito yung banda yung ano ko, yung chan. Kaya yan. Then, kaya pumunta kami sa gynecologist ko para magpa-ultrasound sana kung anong posisyon ng baby. Kaso, pagpunta namin doon, yung CTG muna yung pinamonitor. Tapos, biglang nag-run out kaya hindi na-ultrasound. Then, kaya binigyan na lang kami sa gynecologist ko na ng pampa. Cesarean kasi due date ko na ngayon tapos wala pa akong sign of labor kaya ayun binigyan kami ng pang-cesarean yung note para i-submit sa hospital na to kaya ayun oh my god kaya ngayon nandito ako sa hospital tapos di makapag-stay yung hubby ko dito oh my god. Tapos bukas, iwan ko kung anong oras bukas yung schedule ko sa ano, cesarean ko. Tapos kinakabahan na, oh my god. So pray for me, guys. So ayan, nandito ako sa toilet kasi dalawa kami dito sa room. Tapos nahiya ako mag-film dun sa bed ko. Kaya ito yung outfit ko dito, my god. Naka-hospital gown abs. Ay, my god. So, see you tomorrow. Good night, guys. Bye-bye.
So for today's video, i-story ko na lang kung ano ang nasinimulan ko after nung vlog na yon, before ako na nanganak. So kasi it's been how many days? From June 22 until now, it's July 5. I mean 6. So yan. Before nung vlog ko, naghihintay pa ako noon ng time ko para ihatid nila ako sa operating room. Kaya nung nakarating na ako sa operating room, before ako pinapunta ng operating room, pinainom nila ako ng ano, para dextrose daw. Then after how many minutes, like 10 minutes, 10 or 15 minutes, pinupunta na ako sa operating room. Kaya kinabahan talaga ako masyado nun kasi, oh my God, it's my first time na ooperahan la ako. Oh my God, I can't imagine na ikakakat yung chan ko. Oh my God. And then, kaya brave talaga ako nung nakarating na ako sa operating room. Then, una nilang ginawa sa akin is, tinutusukan ako ng anesthesia dito sa likod ko. Tapos, kaya, nung naka-feel ako ng, parang, ano, yung, sa Bisaya, sa Cebuano, is gahi, matigas, parang nanigas na yung katawan ko, kaya pinahiga na ako. And then, nag-prepare na sila para operate ng ano ko. Then, kaya nung natapos na nilang mag-prepare, kaya na okay na. Then, kinakabahan na, nag-pray talaga ako na Lord, sana ma-successful tong operation na to. And then, ako sa nurse. May nurse kasi akong katabi. Tapos, nagtanong ako kung okay lang bang matulog. Kasi, kung hindi ako matulog, baka anong maiisip ko. And then, baka masyado akong kabahan. Tapos, ma-collapse or diba ma-collapse during on that day na nag-operating. Then sabi nung nurse na yun na pwede kang matulog pero hindi ka namin pwedeng bigyan ng pampatulog kaya baka mapunta sa baby kaya ayan. So, pumikit na lang ako kahit hindi ako inantok din. Aside noon, pumikit talaga ako kasi yung kisamin niya, then ilaw, example, ito yung dito sa loob is yung ilaw. Tapos ito naman is parang nakasalamin siya. So, kung titingin ka doon, makikita talaga mo talaga kung anong ginawa sa mga surgeon. Makikita kung yung chan mo na nanakakat. So, kaya ayaw kong makita noon. Pero nung una, pagka kita ko sa taas is nilinisan yung ano ko, chan. Kaya, ayun, nagtanong ako sa nurse ko na pwede, okay lang bang matulog? Kaya, ayan. Kaya, yun, sinabi ng nurse na pwede kang matulog, pero di ka namin bibigyan ng pampatulog. Kaya, ayun. Then, pumikit na ako after 20 or 30 minutes ba yun? I think 15 between
to 30 minutes, 15 to 30 minutes is sabi ng mga nurse na, oh, beautiful, beautiful, kasi hindi naman sila masyadong marunong mag-English. Kahit ako, hindi ako marunong mag-English at Tagalog. Kaya noon, sabi nila, oh, beautiful. And then, yung doctor, I think yung doctor nang nag-carry sa baby, tapos pinakita niya sa akin. Pero di ako masyadong nakagalaw kasi dahil sa anesthesia, then yung ulo ko din, feeling dizzy na, tapos kaya ngiti-ngiti na lang ako. Then kinuha na nila yung baby, tapos nilinisan, pero di ko masyadong, yung ulo ko lang kasi yung nagalaw ko, pero di ko pa din masyadong nagalaw kasi feeling dizzy na, yung mata ko na lang, pero light na, like that. Then kaya ayun, yung baby, tinabi, kunting oras tinabi nila sa akin, tapos kaya yan. Then afternoon, finalize nila yung pagkatapos kunin yung bata, then tinahi yung chan ko, pina-finalize, then ayan. Tapos nung malapit na matapos, kinuhaan ako nila ng oxygen. Kaya yun, parang hindi ako nakahinga. Kaya nagtanong ako sa nurse ko, okay lang ba ibalik nila sa akin yung oxygen kasi hindi ako makahinga. Kaya binalik nila sa akin, and then lagi na ko na talaga yung oxygen. Kahit yung ilong ko na lang na ano ko like that, pero yung katawan ko hindi ko magalaw. Kaya ayan, then okay na, pero feeling dizzy pa rin, di ako masyadong maka like pikit ka na lang ng pikit, di mo magalaw yung ano mo kasi feeling dizzy ka na, tapos iwan, hindi ako maka-explain masyado nung during ng operation na yun. Tapos pagkatapos nung operation na yun, dinala na ako sa room kung asan ako na room magstay. Nakita ko na yung hubby ko nung lumabas na kami sa operating room. Then kaya pumunta na kami pa lang na pasyente doon. Ako pa lang pasyente doon sa room na yun kasi it should be dalawa. And then gusto ko sana private, kaya I think wala silang private vacant room. Kaya ayun, nung na okay na masyado yung ulo ko, tinanong ko yung hubby ko na, nakita mo na ba yung baby? Sabi niya hindi pa. Then sabi niya nagtanong din siya sa akin kung nakita ko na daw, kung na daw ba. And then sabi ko, oo. Parang ang liit masyado. Iwan ko kung normal ba yung weight or height niya. Kasi maliit eh. Then, nung pumasok na yung baby, tapos may papel at kung saan nakasulat yung weight, height, or ano, etc. Then, yung weight niya, 3.69. Oh my God, so malaki pala yung baby. So, then yung height, 57 centimeter. Then, yeah, yun. Napag-isipan ko, kung hindi ako nag-decision na mag-CS, nag-decision kasi ako na mag-CS kasi umabot na kasi ako ng due date, pero
Wala pang sign na maglilibo na ba ako or ano. Like, chill lang yun, yung chan ko, baka, parang ayaw lumabas ni baby, kaya ayun. Kaya na pag-decision namin na mag-CS na lang ako, then pumunta kami sa gynecologist ko na para maghingi ng letter para cesarean, tapos i-submit sa hospital kung saan ako nanganak, kaya ayun. If napag-isipan ko na kung naghintay ako na mag-labor, kung naghintay pa ako mag-labor, for sure, CS din ang kalabasan ko noon kasi malaki daw si baby. Kahit nung iba na napanganak lang, like, yung baby nila is like 2.5 up, kilo, like that. But then sa akin is 3.7 kasi round off na yun. Kaya ayun, anong first na okay na, then okay na, smooth na yung ano, yung kalabasan namin doon, then nakita na namin si baby ulit, then na, si baby doon na nagsistay sa amin, tapos first day na yun yung after cesarean operation din. Tapos ang hindi ko lang maintindihan is bakit ayaw sa hospital magstay yung partner sa pasyente or kahit isa lang watcher ba para may if ever na may gusto ka tapos so nandiyan lang yung partner mo or watcher mo na para makapag ano easy lang na ma-request mo ba din. Kaya yun, nag-struggle talaga ako kasi nung gabi na yun, yung gabi yun, before nung gabi nun, after nung nag-expire na yung anesthesia, then nakaramdam na ako ng sakit, then pumasok yung midwife, tapos pinapalakad ako para di daw ako para masanayan ko na rin ang yung sakit at para makalakad ako ng masyado at sabi nila kung maglakad-lakad ka daw madali lang ma-recover then kaya noon di ako makalakad kasi ang sakit-sakit talaga. Then, nung gabi, malapit ng gabi, kasi yung stay visiting hours is only 12 to 8 lang. Kaya, malapit ng mag-8, uuwi na, tapos nung umuwi na yung partner ko, oh my God, struggling talaga kasi, oh my God, yung baby always umiiyak talaga lahat. Then hirap pa talaga ako makagalaw kasi sobrang sakit. Fresh pa yung wound sa cesarean. Tapos, grabe talaga yung first night. Grabe. Tapos, yung night shift na naka-assign ng mga midwife ay ang mga maldita day. Sinabihan pa ako na dapat kang magtatayo talaga kasi para makamasanayin. Oh my God, paano ako makatayo na ang refresh pa? Okay lang sana kung 2 nights or 3 nights, ganun, para ma-develop ko ba. Pero, oh my God, strict talaga yung mga night shift na naka-assign din. Kaya, yun, yung nakapag-decide ako, yung rule nila is, after mo manganak, yung baby sa kanila, pero it's up lang sa iyo kung gusto mo ba na yung baby magstay sa kanila for one night, for that night. And then
yung partner ko ayaw niya kasi baka ano, baka may gagawin sa mga midwife, baka kay, kasi gusto sa partner ko na mag breastfeeding ako, then baka bibigyan daw yung baby ng formula. Ayan, kaya di ako nakapag decide ng maaga. Pero nung umiyak si baby at like hinahirapan ako, din nakapag-decide ako na sa kanila lang yung baby, kasi di ko masyadong magalaw yung ano ko eh, yung katawan ko, kasi ang sobrang sakit, especially nung like galing kang humiga tapos nalobat, like galing kang humiga tapos tumayo, then yung tumayo talaga is sobrang sakit, at saka yung paglakad, yan yung sobrang sakit. Hindi ako makapag like 3 a.m. na ata noon, di ako nakatulog ng maayos kasi may bata umiiyak talaga, as in iyak ng iyak, pero parang wala lang sa mga midwife noon na okay lang uiyak ng yung bata, then pero di ako nag-expect na sa akin ba yun, kasi of course maraming bata na nakapag-stay sa midwife kasi marami ding nanganak nung araw na yun. Kaya yun, nung umaga na binalik sa amin ng midwife si baby, tapos tumatay pala si baby, pero di nila na-change yung diaper. So napag-isipan ko, baka si baby umiiyak noon, like 30 minutes siyang umiiyak. Wala no. Kaya ayun, sinumbong ko sa partner ko, then nung pumunta si partner sa hospital, sinabihan niya yung parang like supervisor nila, and then kaya ayan, until 2 to 3 days yan yung routine namin. Then pero nung 3 days na parang na-develop ko na rin yung sakit at saka kung anong gagawin pag tumayo, then paglakad-lakad din. Oh my god, grabe. Then nung 4 days umuwi na kami dito, tapos ika 2 weeks na rin galing nung pagpanganak ko. Kaya yan, grabe, hindi talaga madali mag-cesarean. Pero yeah, hindi kasi ako ano na kung gustuin ko, gusto ko mag-normal na lang, normal delivery, kasi para hindi ka masyadong kakabahin ba na kinakat mo yung chan mo, then sa vaginal mo na lang ilabas si baby, then ayan. So hindi kasi ako pinapalad ng mag-normal delivery, kaya ayan, nakaka-trauma talaga mag-cesarean. So ayan, nakaka-happy naman kasi nakita ko na si baby it's been 9 months na nandun pa siya sa chan ko. Sinasabihin ko, kailan ka pa lumabas? Excited na ako makita ka. Then, kaya ayan. So, ito na si baby. Kaya, ayan. Ayan yung baby ko. He's a boy. Kaya, his name is Mikawai Thomas. Kasi, gusto ko Polish name. Then, yung husband ko naman gustong English, tapos kaya ayun, dalawang name para may Polish at English name. So ayan, then so ito naman yung
yung galing ako ng operating room. Binibidyuhan ko ng hubby ko. So guys, be brave kung gusto nyo mag-cesarean. Okay naman mag-cesarean kasi madali lang ilabas si baby, hindi ka na mahirapan mag-labor. Pero doon ka papatayin sa sa ilang weeks na magsasuffer ka sa sakit ng tahi niya. Kaya yun. Tapos may scar. Kaya dala-dala mo yung scar until forever. So, ayan. That's all for my today's story. Kasi di ako nakapag-vlog nung round na yun. Kasi, oh my God, sino ba naman gustong mag-vlog na? Ang sakit-sakit na. Oh my God. Kaya yun, nag-story na lang ako ngayon. Kahit hindi yung Tagalog ko. Nigyan ko yung best ko na makapagsalita ng Tagalog. Kasi yung mga subscribers ko, puro Tagalog. You know na. Kayo na ang bahala guys kung makaintindi ba kayo sa Tagalog ko. Kasi oh my God, nahirapan talaga ako mag-Tagalog. Kung mag-English naman ako, baka sabihan ng iba, oh, ang OA naman. Mag-English-English pa, Bisaya naman. Oh my God, magsasabi na naman, oh, English-English, pero grammar grammar naman. Oh my God, guys, ha? Binigyan ko na tong best na to. Mag-Bisaya sana ako, kaso yung mga subscribers ko is puro Tagalog, so wala akong choice. So, ayan, magta-Tagalog na lang ako kahit hindi ako marunong mag-Tagalog. So, that's all for my today's story. So, I hope you are enjoying my story during my cesarean journey. Bye, guys! Thank you!